Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naibalitang rason bakit sunod-sunod ang panalo ng Cleveland Cavaliers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Christian Wood. Sa bawat panalo nga po mga katrops na nakukuha ng Cleveland Cavaliers ay nakakagawa nga po sila dito ng bagong history bilang pinakamagandang record na nakuha ng isang team simula pa taong 2016. Kaya marami na nga po nagtatanong ngayon ano nga bang sikreto ng Cleveland Cavaliers, bakit sunod-sunod ang kanilang panalo. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, wala rin naman nga pong ginawang pagbabago ang front office ng Cubs sa kanilang lineup, kaya ano nga ba talaga naging difference maker sa kanilang kupunan? Ayon nga po sa isang NBA expert, ang ginagamit nga po ngayon na sistema ng Cleveland ang nagpapapanalo sa kanila ngayong season kung saan bagay na bagay nga po ito sa lahat ng kanilang mga manlalaro. Gamit nga po ito ay nailalabas ng kanilang team ang potential ng lahat ng mga players simula sa kanilang starter at bench players. In fact, ang backcourt duo nga po nina Donovan Mitchell at Darius Garland ang isa na sa mga pinakamahusay na tandem ngayong season. Hindi rin naman nga po dito nagpapahuli ang frontcourt tandem nina Evan Mobley at Jarrett Allen na maayos na nga po nilang namamaximize. Pero ang mas pinagmamalaki nga po ngayon ng Cubs ay ang pag-step up ng kanilang mga bench players na siyang nagiging difference maker sa kanilang laro sa tuwing nag-struggle ang kanilang mga main players. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Christian Wood. Simula nga po mga katrops nang magtamo ng injury si Anthony Davis sa kanyang mata, ay marami na nga po mga fans ang nag-focus sa pagbabalik ng kanilang center na si Christian Wood. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi rin naman nga po ito makakatulong sa Lakers dahil base nga po sa kalalabas pa lang na balita ngayong araw, hindi pa rin naman nga daw po ito makakapaglaro sa kanilang lineup. Ayon nga po sa binulgar na balita ni Coach JJ Redick sa kanyang interview ngayong araw, ibinulgar nga po nito na habang nagpa-practice nga po si Christian Wood, ay bigla na lamang adapong sumakit muli ang tuhod nito na siyang rason bakit inaasahan na mawawala na naman siya sa kanilang team ng at least 4 na linggo o 1 buwan. Pero kung si JJ Redick nga po ang tatanungin, hindi pa nga po niya alam kung kailan ito makakabalik o makakapaglarong muli dahil sa kasalukuyang kalagayan nga po nito ngayon. Kaya dahil nga po sa lumabas na balitang ito ay paunti-unti na nga pong napipikon sa kanyang ilang mga Lakers fans na nagsasabi na kailangan na nga po siyang i-trade sa lalong madaling panahon at gamitin na lamang siya bilang trade asset upang makakuha sila ng mas mapagkakatiwalaan at mas magagamit nila na big man sa loob ng trade market ngayong season, kagaya ni Jonas Valanciunas. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.